Guys, ngayon magluluto tayo ng tulingan. Dalawang piraso. Natanggalan ko muna ng hasang itong tulingan, guys. Natanggalan na ng hasang, guys. So, hihiwain na natin. Itong buntot, kailangan talagang tatanggalin. Kasi ang sabi nila, mayroon daw lason. Ganito lang ang pagtanggal, pipihitin. Ayan. Naputol guys. Puputulin ko na lang ito dito. Tapos nang nahiwa ang mga isda, guys. Maglagay naman tayo ng luya, sibuyas, at paminta. Ilagay na rin natin ang isda. Saka na rin natin lalagyan ng suka. Tatantsahin lang natin kung gaano kadami. Lalagyan na rin natin ng tubig. Then, pakuluan natin siya ng 30 minutes. Isasalang na natin ang isda. Iwan na natin hanggang sa kumulo. Kumulo na, guys. 30 minutes na, guys. So, tatanggalin na natin ang pinakuluang isda. Itong pinagpakuluan, guys, itatapon ko na. Lagay na tayo ng mantika. Ito na, guys, pinirito na ang isda. Para pag iluto siya sa gata, guys, hindi malangsa. Ito na lahat ang napiritong isda, guys. At ng awali, lalagay natin ang mantika. Ikigisa na natin ang luya, guys. Gisahin natin mabuti ang luya para lumabas yung kanyang aroma. Aroma? Ang last nating igisa ay ang sibuyas. Ilagay na natin ang gata. Ilagay na rin natin ang siling haba. Masarap yan, lalo na pag maanghang. Ilagay tayo ng asin. Tapansyahin lang natin yung asin, guys. Baka paalat siya. Maglagay naman tayo ng paminta. Mas masarap pag maraming paminta. Ilagay na natin ang piniritong isda.
Ready na guys. So, papatayin na natin ang apoy. Ilalagay na natin siya sa bowl. Ito na ang ating ginataang tulingan guys. Check na mapaparami ang kain nyo dahil sa sobrang sarap at hindi rin siya malangsa. Pwede na siyang tanggalin guys. So, papatayin na natin ang apoy. Check na mapaparami ang kain nyo guys dahil sa sobrang sarap, hindi din siya malangsa. Ito na ang ating ginataang tulingan guys.
Guys, ito na ang ating ginataang tulingan. Masarap yan.